everyone. Welcome back to my channel. Magandang buhay po sa ating lahat. Ngayong araw na ito ay ang ituturo ko pong ulam sa inyo ay ang fried bell pepper with mussel. At lalagyan din po natin siya, ipaprime po natin siya ng garlic at black salted beans. Ang garlic po ay ating imi-mince at ang black salted beans po ay nungit. Ayan po guys ang ating magiging menu. Tsak, magugustuhan nyo po ito at talagang masarap. Ngayon ay ituturo ko po sa inyo kung paano natin i-prepare ang ating green pepper at mussel guys. Kaya watch and learn. Paano nga balinisan ang ating mussel? Ganito lang po guys ang paglinis ng ating mussel. Tingnan po natin kung may dumi dito o yung damo at tanggalin natin. Kung wala naman ay ito po siya, tanggalin po natin yung dumi at tinatanggal ko din po ito dahil ayaw ni amo ko. Ito po siya, ayaw niya. Ito po, may dumi po siya. Guys, nalinis na po natin ang ating mussel. Ngayon po guys, i-blanch po natin sa mainit na tubig. Ito po siya, mainit, kumukulo. Bali, patayin na po natin ng apoy. Then, lagay lang po natin saglit yung ating mussel. Ayan po, pwede na po natin hanguin. Ayan, saglit lang po. Ayan po, ganun lang po kadali ang pag-blanch ng ating mussel. Ngayon po ay i-set aside na po natin at i-prepare naman po natin ang ating bell pepper. Guys, nunit na po siyang i-mince. Bali, hugasan na lang po natin. Yan po. Bali,
Bali, na-prepare na po lahat ng ating ingredients. Yan na po guys ang ating magiging sangkap or ating lulutuin ngayong araw na ito. Ayan po, bell pepper with mussel, minced garlic, at salted black beans. Yan po, nunin na pong i-mince. Yan po ang magiging menu po natin or lulutuin natin today. Kaya guys, watch po kung paano po siya lutuin or ihanda, i-prepare. Guys, maghanda po tayo ng cornstarch, 1 teaspoon na cornstarch, a little bit of sugar, and a little bit of light soy sauce. Then, lagyan po natin guys ng konting tubig. Ito po guys ay gagamitin po natin pag-fry po ng ating mussel at pagka-fry din po natin ng ating bali kalahati na po natin lalagay. Yung ating bell pepper po. Pagka yung almost done po yung pag-fry po natin ng bell pepper, lagyan din po natin to make it hindi po siya nagtutubig or little bit sticky. And